dalawang araw bago sumapit ang Pasko, makikita nga ang mga motor at sasakyan na nakaparada sa harapan ng Barangay Court ng Canubing 1. Sa loob ng lugar ay makikita na may karamihan na rin ang mga tao rito. At sa loob ng court ay makikita nga ang ilang mga kalalakihang nagpa-practice shooting, nagwa-warm up. Inarkila nga ni Ricky ang court na ito ngayong hapon dahil pupunta rito ang kanyang mga kaibigan, mga kasamahan noon sa sisa. Kumalat din sa barangay ang balitang ito, lalo pat kasama rin dito si Maki Romero na tanyag na rin ang pangalan sa Kalapan. Matao presabenyo ah. Wika nga ng lalaking kasama ni Maki Romero nang bumaba siya mula sa kaniyang motor. Matangkad din ang isang iyon at pagtanggal nito ng helmet ay bubungad ang makinis itong mukha at artistahin ang dating. Expected po na iyan. Sagot naman ni Romero na agad na pinagtinginan ng mga pumapasok sa loob ng lugar. Biruin mo, ikakasal ka na bukas, pero anong ginagawa mo? Nandito ka, maglalaro ng basketball. Natatawang wika nga ng kaibigan ni Maki na may taas na 6'4". Isa rin ito sa abay niya sa kasal bukas at isa rin itong basketballista na kilala rin ni Mendez. Wala kang magagawa, basketball is life. Wika nga ni Maki Romero na sa pagpasok sa loob ng venue ay agad na napangiti nang makita ang mga dati niyang kasamahan sa team ng CISA Flamers. Nandito na ang hinihintay natin. Wika nga ni Reyna na nasa ilalim ng basket at may hawak ng bola. Hindi kaya magalit ang mapapangasawa mo at nandito ka? Dagdag pa nga nito at nagtawa na ng mga players na nasa loob ng marinig iyon. Hindi iyon, hindi ako kaya ni Christine. Pagyayabang pa ni Maki at napangiti naman ng pilit ang kasama niyang lalaki. Kung sabihin ko kaya iyan sa kanya, bulalas naman bigla ni Larry Tison na ikinalunok ni Maki. Hoy, babalo, huwag mong gagawin niyan. Bulalas ni Maki at napatawa muli ang mga nasa loob ng court. Kumusta Sir Maki? Bulalas naman ng isang naka-jersey na may height na 6'6". Naka-military cut din ang buhok nito at mapapansin ang pagiging moreno nito. Boss Rodel! Bulalas ni Maki na makita ito. Isang sundalo si Rodel sa Alameda at ngayon lang ito nakapunta ng Mindoro dahil sa Mindanao ito natigil magmula na makapasok ito sa AFP. Rodel lang, hindi naman kayo others. Sabi nga ni Salameda na nakipag-fist bump din kay Romero. Marunong ka pa bang mag-basketball? Pabirong wika nga ni Maki at tumango naman si Salameda. Narito na nga rin si Troy Martinez na makikitang long hair at katabi ni Larry. Isa naman itong supervisor sa isang BPO company sa Makati. Napatingin nga rin si Maki sa dalawang malaking tao sa tabi ni Mendez. Si Gin Makatangay at Kim Biray, mga current players ng CISA Flamers, ang kasama sa Big 3 ng Flamers. Last year na rin nila sa CISA ngayon. Sabi nga ni Ricky at ipinakilala rin niya si Maki sa dalawa. Si Kuya Maki, ang ace player ng CISA noon, wika ni Mendez. Nakipagkamay naman sina Gin at Kim dito ng may ngiti. Itong kasama ko Ricky, kilala mo pa ba? Tanong naman ni Maki at sina Ricky ay napatingin sa gwapings na kasama niya. Kumusta Ricky Mendez? Nakangiting wika nito at si Ricky ay napaisip kung sino ito. Pamilyar nga ito sa kanya at sina Benjo at Troy nga ay naalala rin ito. Pero hindi nila masabi ang pangalan. Nakalaban mo na rin ito Ricky noon sa CBL. Sabi ni Maki at napangiti muli ang katabi niyang lalaki. Reynold Martinez pre, baka magtagal pa kayo sa pag-iisip. Sabi nga agad ng lalaking iyon at doon na nga napangiti si Mendez. Naalala na niya kung sino ito at agad nga niyang kinumusta ito. Naaalala ko na siya, isa sa mga players na habulin din ng chick sa CBL. Mahinang wika naman ni Larry na hindi natuwa sa paglitaw nito. Parang masasapawan daw siya sa kapugian sa loob ng court kapag nandito ang mga ito. Kinamayan nga rin ni Reynolds sina Reynan at Romel na naalala rin niya. Best point guard. Pabirong wika pa nga ni Reynolds kay Romel Alfante na napaumis na lang ang labi nang marinig iyon. Mukhang mas okay na hindi na lang muna tayo sumali sa kanila baron. Mahinang wika naman ni Martin na nasa likuran ni Ricky. Nakaramdam kasi sila ng pagka-out of place sa nangyayaring ito. Hindi, kailangan mapasali tayo. Sabi naman ni Baro na kinapalan ng mukha
at ikinabuntong hininga naman ni Martin Suarez. Bilangin mo nga sila, labis na sila sa 10. Kung sasali tayo, parang ang pangit naman ang dating noon. Hindi naman pati tayo pumasok sa sisa. Dagdag naman ni Martin na nahihiya sa mga mangyayari. Kailangan daw niyang pigilan muna ang kakapalan ng mukha ni Baron sa pagkakataong ito. Reunion nila ito, pahabol pa nga ni Martin. Pero gusto kong maalaban ng mga ito. Mukhang magagaling sila. Pagpupumilit naman ni Baron lalo pat nandito si Maki Romero. Gusto raw niyang ilang paso ito rito sa baluarte niya. Nakatatak pa rin kasi sa isip niya ang ginawa nitong pagtalo sa kanyang team. Hindi na ako. Para ito kina Ricky kaya manunood na lang ako. Sabi naman ni Martin na napangiti na lang nang makita ang masiglang mga mata ni Ricky habang kasama ang mga dati nitong kasamahan sa sisa. Ilang taon din niyang hindi nakitang ganito kasaya si Ricky sa loob ng court. Kaya isang magandang taon ito para sa kanya. Lalo na't ang batang ito ay bumalik muli sa mundo ng basketball. Kung hindi raw napasali sa team ng Kanubingwan noon si Mendez, baka hanggang ngayon ay hindi pa rin sila okay ni Baron. At baka raw walang pagbabagong mangyayari sa kanya. So, laro na tayo. Larong-laro na ako. Mamaya na ang kwentuhan pagkatapos. Wika nga ni Maki Romero at doon na nga sila nagkangitian. Paano ba ang kampihan natin? Tanong pa nga nito. Napangiti naman si Ricky nang marinig yun at si Romel nga ay humakbang palapit kay Romero. Kay Maki ako kakampi, Ricky. Gusto kong makita kung gaano ka nakalakas. Pasahan mo ako ng bola kung sa akin ka kakampi. Sabi naman ni Maki rito. Sorry ka na lang. Sagot naman ni Romel at si Reyna naman ay kay Ricky tumabi. Kay Ricky ako. Wika ni Reynan at ang mga kasamahan nila ay medyo napalunok at napaisip kung kanino kakampi. Ang mga manonood naman sa tabi ng court ay napaseryoso nang mahati sa dalawa ang mga manlalaro sa loob ng court. Makikita nga na nasa likuran ni Maki si Romel, si Reynold, si Martinez, si Dison at si Kier Cunanan. Kailangan ko pang bumawi sa iyo, Ricky. Sabi nga ni Larry Dison na ikinangiti naman ni Mendez. No problem pre. Sabi naman ni Ricky at makikita ngang nasa pwesto niya si Nakim Biray, Gin Makatangay, Reynan Alfante at Romeo Baltasar. Si Rodel Salameda nga ay sa team din ni Maki nagpunta at napangiti si Ricky na makita ito. Pre, gusto ko rin maging kalaban ka. Matagal kang nawala sa basketball kaya magandang pahirapan ka namin. Kabayaran ito sa pag-iwan mo sa amin sa sisa noon. Wika ni Rodel at sandali ring umihip ang hangin ng sandaling iyon. Sina Benjo, Troy, June at Marco naman ay sinabing sila ay kapag kailangan lang ng substitution. Paano ba magiging game natin dito, Ricky? Tanong nga ni Maki. Dalawang quarter na tig 10 minutes. Sige, kaya ko naman maglaro ng buong game. Sabi nga ni Maki na napatingin pa sandali kay Kier. Sixth man ako, natatawang sagot nito. Pwede ba akong sumali? Kahit hindi ninyo ako kasama sa team ng sisa? Bigla namang wika ni Baron na hindi na nga napigil na magsalta na ikinayuko na lang ni Martin dahil sa hiya. Hindi ko kaya ang kapal ng mukha mo. Sabi na nga lang ni Suarez na napailing na lang sa pagpunta ni Baron sa tabi ni Ricky para akbayan ito. Para balance ang team up, dagdag pa nga ni Baron habang nakatingin kay Maki Romero na napangiti na lang. No problem sa akin. Sagot nga ni Maki at pumayag din naman ang lahat. Pagkatapos noon ay doon na nga naghiwalay ang dalawang team. At dito na nga binuhay ni Nakap ang digital timer ng lugar. Makikita nga si Konsehal Wilbert na may dalang silbato at makikita rin naman ang pasimpleng pag-ikot ng mga tropa ni Baron para sa mga gustong pumusta sa mangyayaring laban. Makikita nga rin si Baron na kinausap muna ang team ni Maki. Ito ay kung gusto raw ng mga itong magkaroon din ng pustahan para mas may thrill. Napangiti agad si Maki Romero at dumukot ng pera mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya sa palad ni Baron ang 5,000 na kinaseryoso agad ni Naromel. Minsan lang ito, isa pa. Sanay ako makipagpustahan noong wala ako rito sa Mindoro. Sabi nga ni Maki na ikinangiti ni Baron. Kasunod nga rin ito ay ang paglalagay rin ng pera ng mga kasamahan ni Maki. Umabot ng 20,000 ang kabuuan ng pusta ng team ni Romero at lalong ikinatuwa ito ni Baron Cimarron. Pandagdag din sa budget, sabi pa nga ni Maki na makikitang nakangiti habang nakaharap kay Cimarron
naramdam niyang gusto siyang bawian sa larong ito. Pagbalik nga ni Baron kina Ricky ay doon na niya pinakita ang pusta ni Namaki. Napalunok nga sina Jean at Kim. Wala raw silang pera dahil estudyante pa lang sila. Sa akin ang 5K. Sabi nga ni Baron at lumapit nga rin si Martin para sabihing 3,000 ang kanyang pusta. Kuya Baron, 3K sa amin ni Jun. Sabi naman ni Romeo Baltasar na makikitang nakaayos na ang white jersey ng sisa na suot. Tig 1K sa amin boss. Sabi naman ni na Troy, Benjo at Marco. 5K rin ang sa akin. Wika nga ni Mendez na ikinangiti ni Baron. Ngayon lang daw pumusta si Mendez ng ganito kalaki sa kanyang pagkakaalala. Naging si Ricky nga ay medyo nakaramdam ng kakaibang excitement dahil sa pusta niyang iyon. 5K din sana ang sa akin, sabi nga rin ni Raynan, at tumango naman si Baron na tumakbo sa kabilang team para i-balance ang pusta ng dalawang panig. Si Romel Alfante na nga ang sumagot ng kulang nang malamang 5K ang pusta ng kanyang kuya. Kuripot si Kuya Raynan, hindi ko in-expect na pupusta siya ng 5,000 sa kabila ng lineup natin. Natatawang wika nga ni Romel. Huwag pa rin ninyong maliitin ang kanilang lineup. Nandoon si Baron at si Baltasar. Pwede rin maglaro si Suarez kaya seryosohin natin ang game. Sabi naman ni Mackay na sinuot na ang kanyang jersey ng sisa na baon niya. Huwag mo akong pangunahan Romero. Maglalaro ako sa kung paano ko gustong maglaro. Sagot naman ni Romel na tila ayaw masapawan ni Mackay pagdating sa leadership sa team na ito. Alam kong magaling ka, pero huwag mo akong mamanduhan sa laro natin. Sabi nga ni Romel na ikinangiti na lang ng pilit ng mga nasa likuran nila. Dapat yata sa kabilang team ka Romel. Wika naman ni Larry Dison na nakasuot na rin ng jersey niya sa sisa. Si Mendez talaga ang ipinunta ko rito. At ikaw naman Larry, pwedeng after ng game ay mag 1v1 tayo. Pati na rin ikaw Romero at Martinez. Alam niyo kasi, hindi rin naman ako tumigil sa pagbabasketball kahit busy pa ako sa trabaho. Basketball is life. Kaya huwag kayong magugulat kung mas magaling pa rin ako sa inyo. Wika pa nga ni Romel na ikinangisi naman ni Mackay Romero. Hindi ka pa rin talaga nagbabago Romel Alfante. Mayabang ka pa rin. Sige, ipakita mo yan sa laro natin ngayon. Wika nga rin ni Mackay na inihanda na ang sarili para sa pagpasok sa loob ng court. Team Mendez, Ricky Mendez number 3, 5'6 point guard. Romeo Baltasar number 0, 6'0 shooting guard. Raynan Alfante number 4, 6'4 small forward. Baron Semeron number 24, 6'4 power forward. Jean Makatangay number 4, 7'0 center. Team Romero. Romel Alfante number 2, 6'2 point guard. Mackay Romero number 24, 6'0 shooting guard. Reynold Martinez number 24, 6'4 small forward. Larry Dison number 14, 6'5 power forward. Rodel Salameda number 11, 6'6 center. Sa pagpunta nga ng mga maglalaro sa gitna ay tila nakaramdam ng kaba ang mga taga-Kanubingwan ng oras na yun. Makikita nga rin ang pagdating ni na Trey at Troy sa venue na napaseryoso nang makitang magsisimula na ang laban. Abot pa kaya tayo sa pustahan? Tanong nga ni Trey. Hanapin natin ang mga tropa ni Kuya Baron. Sagot naman ni Troy nang mapatingin sa mga players sa loob ng court. Naka light colored jersey si na Mendez at dark naman kina Romero. Hanip si Kuya Baron kasali, ang kapal na mukha. Sabi na nga lang ni Trey na naglakad sa tabi ng court nang makita si na Martin sa kabilang dulo. Kumusta na Jean? Balita ko, ang laki na ng improvement mo. Sabi nga ni Rodel sa kanyang iniwang sentro sa sisa noong graduate siya. Okay naman kuya, nakangiting wika ni Jean na medyo nahiya sa kanyang katapat sa gitna ng court. Pero may pusta ako, kaya hindi kita pagbibigyan, kahit pa mas matangkad ka sa akin. Sabi nga ni Rodel para bigyan ng kaba ang kanyang katapatan sa jump ball. Nakikita naman ang kaseryosohan sa mga mata ni Romel nang tabihanan niya si Mendez. Small forward na pala ang pestuhan mo. Sabi naman ni Reynold kay Raynan na marahang napangiti. Masyadong malaki ang pestuhan sa center position. Isa pa, mas okay na ako sa ganitong position. Sagot naman ni Raynan na napaseryoso rin dahil isang magaling na player ang kanyang katapat. Napangiti naman si Romero ng tapatan ni Baltasar.
Medyo kumabog naman ang dibdib ni Romeo nang maramdaman ang malakas na dating ng kanyang katapatan. "Good luck, bata," sambit ni Maki Romero. "Walang tusukan ng baba, susuntukin naman kita kapag ginawa mo iyon," sabi naman ni Baron kay Larry Diso nang sila ang magkatapat. "Aba, palagay mo sa akin ginagawa yon? Teka, iniinsulto mo ba ang poging ito?" Bulalas naman ni Diso na ikinairita agad ni Baron. "Kago," sagot ni Baron na napahanda na nang pumunta na sa gitna si Konsehal Wilbert para sa jump ball. Magsisimula na nga ang reunion game ng Sisa Flamers, at sa pagtalang pataas sa bola ay doon na nga napatalon si Salameda at makatangay sa gitna. Kasabay rin ito ay ang paghanda ng mga kasamahan nila sa loob ng court. Magiging isa itong seryosong labanan dahil sa pusta nilang pera sa larong ito. Magpapaskong panalo o magpapaskong talo. Nahampas nga ni Makatangay ang bola kaso si Romel Alfante naman ang sumambot nito na mabilis namang napaseryoso ng isang steal kagad ang ginawa ng katapat niyang si Ricky Mendez. "Amin ang unang possession, Romel Alfante." Sabi nga ni Mendez na makikita ang maliit na pagiti sa labi nang saluhin ng kanang palad niya ang natapo na bola mula sa kalaban. Dito na nga unti-unting napangisi si Romel Alfante, at sa paglampas sa kanya ni Mendez ay doon na nga rin umusad ang mga paa at binti niyang batak sa mamibigat na training matapos siyang graduate ng SISA. Bago matapos ang video na ito, gusto ko lang i-congratulate ang isa nating reader na nakapasa sa kanyang licensure exam para sa criminology. Si Mr. Juwen Ribukan, good luck sa future mo. Alam mo na kung saan ang punta mo. Salamat.